Okay, kasama natin ang isang artistahin ang pangalan, si Madam Annabel Gutierrez. Oh, yes. Ayan. At si Ma'am Annabel ay taga dito yan sa San Miguel. Ano pong barangay itong mother? Kalumpang. Kalumpang. At si Mother Annabel ay talagang farmer. Kaya tama nga yung sabi mo na, tama nga yung sabi mo sa kanya na, Mother, hawakan mo to. Na ipag-aantay mo siya ng halaga. Napag-aantay ng halaga. Oo, kung kailan mo siya gustong, ano, iyalis. Hindi ka mukha nung talong ng kamatis. Oo. Diba? Hindi ubrang pag-antay ng oo, halaga. Oo, at saka napakadaming maintenance niyan. Kamahal-mahal ng buto. Oo, yun yan. Kamahal-mahal ng maintenance. Mm-hmm. Ang mura-mura, pag magsak ang presyo. Oo, ba't ka naman magtatalong? Oo, ay hindi. At saka isa yan. Isa oo. Pa yan, ano, alam mo. Kahit may kalamidad. Ito. Hindi nakakalamidad. Alam, hindi siya nasisira. Oo, walang kalakalamidad tanlad dito. Tanlad pa rin. Tanglad pa rin siya. Oo, tanlad pa rin. Ayan, eh, kung sabihin, gamot pa rin sa mga high blood. Ngayon yan eh. Iniinom ng may high blood, nakapagpapababa ng ano. Kasi may nanghihingi sa akin. Yung mga bumibili nito, sila na yung magtali-tali na oo, yung bugkos-bugkos. Kung pag, di ba, kinuha sa akin nung Mama Makyaw, oh. Sila na magaganyan. Pag sila na, maglilinis. Nila, isa-isang kilo. Oo. Ni isa-isang kilo, tinatalian ng goma. Oo. Ganun. Isa-isang kilo rin ang benta niya? Oo. Siyempre, pagsasama-samahin ng ano yun, ng 10 kilo, edi isang, ano, 10. Isang ganyan buha. Lang. Ganun. Pero yung mga nakikita mo sa Balintuwak Mother, lililinis to, tinatanggal to, to. Merong hindi. Oo, merong hindi. Merong kumukuha ng walang ugat at may kumukuha ng may ugat. Ah. Oo, hindi sila parehas. Hindi sila parehas. Oo, ganun. So, ganyan. Mm-hmm. Linisin na natin to kasi sayang. Binunot na natin eh. O, so, habang ano, maglinis tayo habang nagkikwento. So, ito Mother. Tantsa mo lang ha, magkano nang kinita mo dito? Sa? Itong tanim mo na to, nung tinanim mo ng May, no? Oo. Nung May mo tinanim to, no? Hanggang ngayon, magkano nang kinita mo dito? Oo, hindi ba? Diyan niya, pinakita ko sa record. Yung listahan, no, oo. Nasa record. Hindi ako nagkakamali doon sa listahan, mga. Kung hindi wa 220, 225. 1,000. Hmm. Tapos, ang nabunot na ay nasa kalahati na ba? Wala pa? Ay, marami na. Mga itong natira dito mga 1/4 na lang. Mga ganun na nga lang. O di ibig sabihin kung magtantsahan lang tayo, yung kalahating ektarya ay pwedeng kikita ng kalahating milyon. Kalahating ektarya. Oo. Dahil doon sa nauna kung nasa 250 na ka na. Palagay mo yung natira na yan, meron pang ganun kadami. Aya, 1/4. 1/4 na lang. Eh magkano na benta mo? 200. 200, palagyan na natin huwag ng 25, 20 na lang. 220. 220. Pero tsaka sa 225 ngayon. 3/4. Hmm. Mga 300,000. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Hindi, naka 220 na siya. Meron pa siyang 1/4. 3/4 yung 200. Yung 220 divided by 3 mo. Kayang 1/4 yung natira na. Pero marami pa yan. 70. Ano kuya? Marami pa yung... 220 plus 70. O di 300, sabihin mo na. O 300,000. Kalahating ektarya. Oo, ganun niya. Maaaring ganun. Mm-hmm. Ang puhunan mo lang ay... Pagod. Pagod, tsaka konting doon sa mga kinatulong ko, baka hindi pa ako umubos ng 20 mil doon sa binayad. Di ba? Kikita ka ng 300,000 sa kalahating ektarya, ang puhunan mo lang ay pagod,
at 20,000 na pang-labor sa mga utos-utos. Yung palang kapraso dyan, na mura lang din naman kasi yung pagkakapamakin ako dahil ilang oras lang eh. Baka 2,000 lang ibinayad ko sa nagmakin ng... Isamang muna doon sa 20. Kasi yung iba kaya nga. Kasama na yun sa 20. Yun lang ang magiging gastos mo rin eh. Katulad niyan, yung katulad niya sinasabi ko sa inyo na yun, yung gawin doon, hindi pa namamakin na. Siyempre, okay. Pamamakin ako. I-wrap up natin. Magla-land prep ka lang kung first time siyang tatamnan. Pag natamnan na yan ng mga gulay na nauna, wala na yung land prep, diretso na yan tanim. Ang itatanim mo nang galing na doon sa mga previous na tanim mo. Wala kang bibilhing binhi. Okay. Walang may fertilizer? Wala. Wala. Walang chemicals na insecticide, fungicide, wala. Ang kailangan mo lang ay herbicide para pampatay ng damo. Pwede ka namang hindi mag-herbicide kung magmamano-mano ka ng mag-weeding or grass cut. Yes. Yan. Yun lang. Yun lang. Napaka-simple, napaka-ginhawa. Mababa ang presyo, walang problema. Huwag mong okay i-harvest. Lang. Wag, yun. Habang hindi mo ina-harvest, palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Biruin mo, halimbawa, yung katulad ng medyo malaki. Ayun, ito yung mga ganitong puno. Kung halimbawa, itong dalawa ito, mas malaki to. O halimbawa, 10 kilo na itong dalawa na to. Biruin mo, meron kang 550. Yan! Yung dalawang piraso na yan, 550 pesos po yan. Dahil 55 ang kilo eh. Ang planting distance mo ay 2 feet. Ang planting distance mo. Jeffrey, Sir Jeffrey, mag-compute nga tayo. Ilan ang may tatanim? Ikaw, sir. Ikaw, Sir Jeff. From the Municipal Agriculture Office ng San Miguel, Bulacan. Sir Jeff, dito ka. Yan. Si Sir Jeff, naalala niyo po yung meron tayong mga episode na napakagaling mag-ampalaya. Nabagyo. Nabagyo yung ampalaya mo. Ito hindi nababagyo. Ito hindi nababagyo. Ano po ba kukumpiutin? Ilan, ilan ang... Mother, ang planting distance mo ay 2 feet by 2 feet? Ayan, ganyan siya yan. 50 centimeter yan. 50 centimeter by 50 centimeter sa kalahating ektarya. Ilan ang may tatanim? Teka lang ah. 5,000. 5,000 square meters. Hindi niya siya mahirap alaga. Kahit siya dinadamo, damo rin siya. Damo rin siya. Nasa more or less 10,000. 10,000? Kasi kung 0.5, ang itatanim mo. 0.5 meters eh. Ito ang naman planting distance. Bruno naman yung isang puno, napakarami ng makukuha kang tanim. 5,000? 5,000. So, sa 1 meter distance, dalawa. Dalawa. So, times 2, 10,000. 10,000. 10,000, mother, ang may tatanim mo. Sabi mo, yung isang peraso ay... Pagka talagang pinaustunan laki, nagpi 15 kilos hanggang 10 kilos pangkaraniwan. 10 kilos na lang? 10 kilos na lang. Para hindi naman exage. So, yung 10,000 times 10. 100,000. Time, kilos yun. Times 50. Eh, hindi naman permis yung 50. Eh, ngayon lang. Sa ngayon. Okay. Disclaimer, sa ngayon. Sa ngayon. Times 50 pesos. 55 ngayon. Kumakuha, 5.5. 500,000. 5.5 million? 5.5 million? Kung sabay-sabay hinarbe. Kung... Isa ngayon ha. Sa pamautangan na tayo. Mother, baka naman makakautang dyan. Kung ikaw ay nagtanim ng kalahating ektarya noong May. May. At ngayon mo i-harvest sa halagang 55 pesos. No? Assuming yung kalahating ektarya walang namatay. Maaring ganun niya.
ilan? Aabutin niya. 5.5 million. Kung walang namatay. Kung walang namatay, nahulipan mo lahat 'yon at jumakpat ka sa presyo kasing, na 55 pesos. Nung kasing makita nung Mama Makio ko yung ano, kumuha na ng kumuha, hindi na makapag-antay na mapalaki ko yung ano, pumili na siya ng pumili nung ubra. Yung ubra. Sa, ang naging halaga niya, nag-umpusa ako sa ano, sa 17 pesos. Mm. Sumunod, naging 20, mm-mm, 25, mm-mm, naging 30, 35, mm-mm, hanggang naging 40, hanggang naging 55 na. 55. Oo, ganun. Pero kung ano nga ngayon, ang sabi ko nga sa kanya, ganito. Komo yung nanlad ko, sabi ko sa kanya, nababasa ng tubig. Kailangan siguro ka ako pagka sa susunod na nagpakiyawan kita para mapalaki ko ng tama yung tanlad ko. Mm. Doon sa mga gawing bundok na walang tubig, yun ang unahing kuhanin. Diba? Hindi baling yun sa akin, mahuli para lang nagpapalaki. Nagpapalaki ko ng puno, matatapat pa sa magandang halaga. Kasi may patubig eh. Ano, Jeff? Bukan ng kamalay, kamali tayo sa ampalaya. Ano, hanap na ba tayo? Okay, again, lilinawin ho natin ha. Ang presyo ay may sinasabing jackpot. Mm-hmm. Ito yung jackpot na presyo ngayon. Okay. Posibleng, dahil naka-jackpot ka ngayon, sa iba, hindi niya ma-jackpotan. Oh, so, disclaimer lang. Para wag naman nating sabihin na ini-entice lang natin sila mag- Ay, ang paghahalaman sa tanglad lahat. Ay, ang paghahalaman kapatid ganito. Opo, ma'am. Hindi ka susuko, manalo matalo. Laban lang. Laban lang. Pero ganun ako katatag sa paghahalaman. Pero mother, kung ikaw ay madiskarte, paplanuhin mong mabuti, 'di ba? Kaya nga eh, hindi imposible na kumita ka nga ng 5.5 million sa kalahating hektarya. Kung hindi agad na ano, na-harvest ng manuhan. Kung nagpakipakipot ka, no? Oo naman. Buti nga, may inabutan pa. Di ba marami pa rin makukuha? Oo. Oh, marami pa yan. Kapraso marami pa lang. To. Hoy, yung kinuhang 100 kilos eh, doon kumuha sa sulok na yun eh, doon sa may bulak na yun. Kapraso, konti lang yung 100 kilos kahapon. Yung 55 na ipinakita ko sa yung 5,500, kapraso lang yun. Kapraso lang yun. Ilang square meter lang yun? Bakit, ayun lang. Mga yun lang. 20? Ayun lang, doon sa may 50. Tapat na yun eh. May 100? Yung sabi nga sa akin. Basta ganun. Sabi nga nung kinuhanan sa nung kinunang gano'n ka naman gano'n ka praso. Eh mother, tapusin natin to kasi sayang naman to. Nabunot na natin eh. Magkano per kilo? 55. Makakailang kilo ko na direct. O sige nga, tingnan nga natin. Ganito lang. By the way, itong yung 55 niya walang linis-linis yun ah. Diretso yun. Pero dati na nung kamurahan, lilinisin mo pa. Ano? 12 pesos. 12 pesos. Linis pa. Parang na-export na yata ito. Kaya na mahal eh. Na-export yata itong tanlad. May nag-export na ba? Parang meron yata. Ewan ko. Hindi ko rin alam. Siyempre sa demand, tumataas ang demand. Eh. Oo. Oo. Maginhawa lang na siyang himayin eh. Dali lang naman siyang himayin. Tumao, birin mo isang puno, daming daing pananim, di ba? O itatanim. Direkto sa palengke, magkano yung isang sampo? Ede, yung isang big kiss na yon, nabibenta na rin nila ng 50 eh. Grams lang naman yon. Yung isang big kiss. Yung huli, di ba yung ganyan na big kiss? Nabili natin yun ng 50. Yan! 50 yan. Mother,
Sa balintawak, 50 yan? O siguro nga, kasi nga Ilang grams lang yan? Maaring ganyan, kasi nga dito, hinango sa akin siya ng marumi pa, lilinisin pa. Marami pa siyang babayaran Walang ugat yan. Oo. Hihimain yan, tatalian, kikiluhin. Eh, binabayad din naman. Dulo lang? Hindi, pagpaninda, dulo lang. Pero pagka pananim, Yung sinabi mo kanina. Heri lang siya, Yan lang pagpananim. Hindi pwede ng mahabang ganyan. Pag ito kasi, antimano, tutubo agad yung niya. Mm-mm. Pagka ganito lang ang haba ng linisin natin. Ang putol. Pagka yung mahaba, napakatagal umusbo. Buti nga't makulimlim . Opo. Oo, nagguguantes nga. Kasi kumisa nakakahiwa rin, matalino yung dahon niya. Tanglad. Isa na namang halamang tamad. Isa na namang plant and forget. Sa totoo lang, kahit saan mo siya itusok, mm-mm, mabubuhay. Basta, pwede siyang kumita ng 5.5 million sa kalahating ektarya kung naka-jackpot. Naka-jackpot. yung katulad niya, yung naabutan mong halagang 55 pesos. Oo. Kung naabutan mo yung 55 pesos. Oo. Ganun. Grabe, no? Kailan yung 55? Kahapon lang yun, mother? Oo, kahapon. Yun niya lang. Yung dati, 50. Nagtaas ng 5 pesos ulit. Baka mag-60 pa. Mm-hmm. Ito yung malinis. Hindi, pakikita lang yung malinis. Pero ito, ito'y ano eh. Maglilitsyon daw ng manok eh. Baboy daw yung ano doon, lilitsyon. Pero ito, ililinis nila ng ano, ng iniitak to eh. Para malinis. Oo. Ayan. Isang puno na yan. Isang puno lang yan. Kaya nga pag itinanim mo eh, lalo yung 10 kilo. Mother, ipahawak ko sa'yo tapos pa-picture, mother, ganun mo, yung parang bouquet. Papabouquet natin. Nangihina ako. Pasensya na, ha? Yan, ganyan. 55. Yan, mababa. Mother, kamusta ang buhay ng isang magsasaka? Ako'y nagsasaka rin kasi. Nampalay. Oo, naranasan ko rin magsaka. Nagsasaka, kaya nga ako yung nandito eh. Nung pormero, nagsasaka ako rito. Akong nagpapasake. Kayo na mister mo? Wala na nga akong asawa, biyuda. Noong araw? Oo, matagal na akong biyuda. Ay, ilang taon na? Nung mabiyuda ako 39 lang . Kalang? Oo naman. Hindi ka nag-asawa na? Hindi na. 39? Oo, bata pa noon? Oo, bata pa. Anyway. No, dangan talaga siguro para sa mga apo-apo na lang anak. Doon lang sa apo't anak . So nung byuda ka na, ikaw na mag-isang nagsasaka. Ano naman kasi may porsyentuhan. May porsyentuhan pag sa bukid . Ibig sabihin, nagkumukuha ka ng worker? Oo, malaking ampuhuran sa bukid, alam mo. Yang mag-umpisa ka sa pagpapararo ng traktora na bibili ka ng binhi. Bibili ka ng pamatay damo. Pamatay damo pag magkalalaki na ipalay. Pataba. O insecticide, yung pang labor. Yung pangmatay mga uuduod, hayop. Oo. Alcohol, ganyan. Oo, kasama na 'yun. Talagang mapakalaking gastos. Kuminsan, nakakalamidad pa. Hindi na iwasan yan. Pag inuutos ng ang naguutos, taas. Wala tayong magagawa, di ba? Kuminsan yung puhunan, hindi pa mabawi. Lugi talaga, nalulugi. Hanggang sa kapraso na lang yung inano ko, para kain na lang ako. Namuhunan ako ng 16,000. Ang inani ko 17 kaban. Kinuha ng halimaw yung 3 kaban. Ilan na lang natira, ipahahakot mo pa. Paano ko pang mababawi ngayon doon yung 16,000 ko sa natira? Di mahal ang kanin mo. kaya ngayon, ang ginawa ko ganito. Doon sa tanlad.
bumili na lang ako ng palay. Nakapamimili ka pa ng magandang, palay. Nang kakainin mong masarap. Oo, na masarap. Eh yun, nung kami, kumuani, dito kasi isang ani lang eh. Basang ani lang, tagulan. Eh kumisan na yung pagbibilad ng palay. Ulan ng ulan, kumisan. Maganda na yung palay, malulumlum pa. Naku, yes, pag nagtitiis kaming kumain ng pag idinighay mo eh. Pangit. Oo naman. Mabaho. May lasa. May lasa. Oo, pagtitiisan mo naman dahil yun ang ipinagkaloob ng taas atin. Alam nga namang hindi mo kainin. So, mabuti pa bumili ka na lang. Eh, ganun na nga kasi nga. Eh, kung ganun nga sana yung magtitiyaga ka sa paghahalaman. O di dahil sa merong kantang lad, di ang bigas mo, Mindoro Denorado. Yung masarap. Yung masarap nga. bumili ko na 10 kaban. Oo. Kailan lang? Diyan pong kaban. O ede ngayon. Ay, hindi pa na, ano yan? Hindi pa na... 25 kilo. Palay pa lang. Palay, Then, nung ibinilad ko. Ang bili ko ng bigas ay 1.5 ang kalahating bulto. De, 3,000 isang bulto. Bumili ko ng palay eh, 15,000 yung 10. 1.5 ang, yung sa 25 ang bawat ang halaga niya. 25 kilo. Humalaga siya ng 1.5. Umasakto naman, naging 15,000. Nung ipinabayo ko yun, kuwan, 6 na bulto. Rumikover ako ng 1 bulto. Yung ba, 3,000, ayaw mo pa. Kumita ka pa? Kumita pa ako ng 1 bulto. Bumili ka lang ng palay. Bumili ako ng palay. Kumita ako ng 1 bultong bigas. Diba? Kasi yung halimbawa, yung 10, yung 5 bulto eh, 15 million eh, 6 na bulto. Diba? Ayan, sana marinig ng mga kinaukulan ang mga problema ganito. nasa pamamaraan ano. Okay. Sa pamamaraan din ng kung paano kang mabubuhay ng tama. Kumusta ka, mother? Masaya? Masaya naman. Walang problema? Okay naman. Basta pag gumita ako, kasalo ko yung mga anak ko sa kinikita ko. Mga apo mo? Mga apo ko. Ganon. So, mas maalwan ngayon? Wow. Naman. Kung medyo may konting ayusin sa pamamuhay sa bahay, pwede naaayos. Ako, ilan taon na ako rito naghahalaman. Meron ng 12 years. 12 taon na. Talagang buo loob ko nga. Sabi ko nga sa inyo, manalo, matalo. Ngayon, nisip ko, hindi ko nakaya yung mga talbos ganyan. Dati, yung may bahay lang naman may pangarap minsan niya. Nag-aral sa agriculture. Nakita niya maano yung tanlad. Ateng, sabi niya, magtanim ka na hanggang gusto mo ng tanlad. Puro tanlad na lang kaya itanim mo. Be, tama nga ka kuya, tat ako'y matanda na parang kayang-kaya ko na yung tanlad. Kaya, kasi damo ng damo, madaling araw, nadadamo na. Yung kako, matalbos sa kalukbate, hindi na kaya. Damuhan mo man, may pakinabang. May maiiwang, na halaman. Di ba? Ang galing mo, mother? Talaga. Tusok-tusok mo na ang lahat yan. Hindi na nga tinusukan lahat ni nanin doon sa dulo eh. Paano naman eh? Sinari, pagod na pagod rin na magtanim ng ng tanglad. Kasi nga, pag huhulit niya, patay. Sige ulit, tusok ulit. Kasi hindi basa-basa rin. Marami talaga namamatay din. Di ba nung nakaraang tagulan sobrang ulan naman. Ilang ulan na alang lubay. Siyempre, nung pa lang sila nabubuhay. Sabi ko, pero wag ka susuko at kaya nga kailangan. Wag puro pera, magtira ka ng katulad niya ngayon. Paano naman yung itatanim mo uli? Diba? Sa bagay, sa isang puno lang, ang dami ng pananim yun. Ang maliit lang ng puno nating ang dami niya, mabuksan. Okay. Mother Annabel, ano ang mensahe mo doon sa mga nanonood sa atin, despite na byuda ka, senior citizen, mag-isa, nagagawa mo yung mag-farming? Ganun nga. Sipag, tiyaga. Talagang, kahit siyang kang yung paghahalaman, buo ang loob, manalo, matalo.
Huwag susuko. Talagang ganun. At yung ano, yung nasa taas mabait 'yan. Ipagkakaloob sa atin yung dapat ipagkaloob. Oo. Kagaya ngayon. Magkano? 55 per kilo. Kaya ang tanglad. Kaya nga eh ako 10-5 kilo. Talagang, walang linis-linis. Wala. Timbangan na sa... Timbangan na. Data mo yung tinaga natin kanina. Inalis lang yung putik. Lupa. Yung putik. Siyempre, alam nga naman, titimbangin pati putik. O, di tinanggal yung putik. Ayun na yun. Siya na yun. Kaya nga, ano, pada... Kung ano nga, talaga sa pag-alaman, di ka pwedeng ako, talagang buuan loob ko. Buuan talaga. Buuan loob ko talaga. Maliban na siguro kung pagkaloob kang, o yung pagkakasakit sa ayaw at sa gusto natin. Kaya nga, kailangan naman, kahanda para dun. Oo. Eh, kailan ka magpapahinga? I mean, kailan ka hindi na magbubukid, magtatanim-tanim, yung dito ka na lang sa bahay? Abi, eh, siguro, hanggat kaya. Abi, alam mo ang gawa ko? Yung pinagmulat-mula rito, yung paghahalaman ko, dinadala ko sa pag-alaga ng baboy. May baboy ka pa? Ay, oo naman, oh, 12 partner ko. Sa katapusan nito ang, ano, ang alis. Kikita ka na naman. Okay, siyempre naman. Kaya nga nagtitiyaga eh. Lahat. So, hindi ka nawawalan ng pera? Eh... Siyempre, kung minsan meron kang maisip na ipagawa, medyo lalo na pagka ang ipinakilos sa bahay. Oh, malaki. O, malakihan. Di, siyempre, yung konti mong naipon, doon na pupunta. At least may madudukot ka. Oo. Ang ano ko naman, basta naman at lalo na kung ganun sa mga ganung klaseng pamumuhay na uuwi, maubos man siya, di ba? Na nakikita mo yung pinaghirapan. Oo. Anong mother pag may mga suki ka na sa tanglad, no? Paano kung may gustong bumili sa iyo? Na abi ako naman mabait ako. Oo. Pag ang lumapit ay pahingi nga. Binibigyan ko naman. Oo. O pag anapit nila sa akin eh pabili, binebentahan ko. Ganun, hindi naman ako madamot. Basta kung ang lumapit ngayon manghihingi naman, wala namang problema. Ayan, si Mother Annabelle. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat din. Okay. Dito kayo magpunta at araw-araw kumukuha. Ah, dito? Diyan po. Ang ano nyo ba, yung pumipita? Opo. Eh, di. Nga, sa umaga, di talbusa at saka yung alukmate. Araw-araw. Yan lang. Eh, ito, ganun nga, alas 7 ng umaga, handyan pa sila. Oo. Oh. Yung tama, kahit mga alas 4, alas 5. Oo. Tama. Para makita yung marami ng nahandos. Oo, handyan silang lahat. Schedule natin yun. O, di punta natin si Jeff yung sinasabi niya ng black tie. Try ko muna ng tawagan. So, ito, black rice. Tapos balik tayo. Talbos ng kamote at saka alubati. Kanino po, sino po yung farmer nun? Eh, ano, sila Mili. Malawak yung din eh, oh. Kabilaan, malawak yung talbosan ng alubati. Eh, tanim pa silang okra, at saka saluyot. Ayun, maganda yun. Oo. Oh. Kung siya, baka pwede natin silang makausap muna, i-schedule natin sa lababa. Samahan mo, Bonsi. Samahan mo. Doon mo na may bahay, no? Tatawagan po. Ayan. Kahit next week. Hindi po. Kung ngayon, kay pagkakataon, para makausap ka natin. Apo, kausapin lang natin sila ngayon. I-schedule natin yung balik natin. Para makuha na yung actual na harvest. Gusto ko yung saluyot, alugbati, talbos ng kamote. Alang nagmana ang anak ko sa akin. Walang nagmana sa'yo? Wala. Ang kanila, puro driver. Ako lang nag-iisang mahilig sa pagkahalaman. Maliliit pa yung mga anak ko. Talagang puro pag-iipuro hirap na hanggang ngayon. Pinibitawan yung
doon kakatikim ng pitik. Opo, opo. Okay? Mother, thank you, ha? Thank you so much. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.